Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe. Lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Meron ka dito na judgment, three of clouds, nakitaan ko dito no, hindi mo to alam pero nakitaan ko dito na sasaktan tong tao mo, nakakaranas pa ng lungkot. Okay, meron ditong nahihirapan sa sitwasyon, may pagluha. So, nakitaan ko dito, no, yung tipong wala siyang gana. Nahihirapan to sa kanyang kinakaharap ngayon. Marami siyang pagsubok dito. Marami siyang problema. Kumbaga, no, nakikitaan ko dito na wala kang alam sa nangyayari sa tao na to, sa kanyang kinakaharap dito. Kumbaga, no, pansarili niya to na problema na kung saan nabibigatan na to, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron kang ditong tao na Gemini, Aquarius, and Libra. May Sagittarius. Give me the message. Pero ganun pa man, no, nakikitaan ka ng tao na ito na ikaw yung kanyang pag-asa. Pwede hindi mo to pinapansin kaya nagkakagalit ito. Nakikitaan ko rin dito, no? Yung iba sa inyo, ramdam mo na merong nararanasan or merong nagaganap sa person mo, no? Pwede may nababalitaan ka na dito sa tao mo na nahihirapan to sa sitwasyon. Okay? Pero ganun pa man, andun ka sa sarili mo na nagigikang payapa, okay? Malakas yung instinct mo, malakas yung intuition mo. Kumbaga, nakikitaan ko dito na malawak yung pangunawa mo, nagkakaroon ka ng kaliwanagan, may pangunawa ka para rito. So, kaya ka nakikita ng tao nito na ikaw yung liwanag. Kasi nakikitaan ko dito na comfortable tong tao mo, okay? Ito rin na-feel ko. Give me the message. So, nakikitaan ko dito, tama nun, na nagkakaroon to ng kaliwanagan sa'yo, okay, or pwede rin sabihin, ikaw yung light niya. Pwede rin sabihin, magaling ka mag-advise. Kumbaga, pwedeng meron na itong nakwento sa'yo before or pwede rin sabihin, kilalang-kilala mo na itong tao mo, okay? Kasi nakikitaan ko dito, itong tao na ito, once na naiisip ka, nagkakaroon siya ng pag-asa or nagkakaroon siya ng kaliwanagan. Kumbaga, nakakahanap ito ng kagaanan ng loob sa'yo. Pero nafe-feel ko dito, dahil nasasaktan to, pwedeng ikaw din yung dahilan kung bakit nasasaktan to. Pwedeng nasasaktan siya dahil sa binigay niya sa'yo, okay? Ito rin nafe-feel ko, yung bang tipo na nasasaktan siya dahil pwedeng hindi mo to kinakausap or dineded mo to, okay? Ito rin nakikita ko. Meron ditong Gemini, Aquarius, and Libra, Aries, Leo, Sagittarius. So, nakikitaan ko dito, no? Gusto nitong makipagkasundo, gusto nitong makipag-ayos sa'yo. Gusto nitong magsimula muli kayo, okay? Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon dito, gusto nito na maging okay lahat. Kasi nakikita ko dito nagkakaroon to ng kaliwanagan or pwede rin sabihin, humihiling to na sana maunawaan mo siya, okay? Give me the message. The moon. So nakikita ko rin dito, no, nakakaramdam to ng alam mo yung tipong paggising or pwede rin sabihin na andun yung lalim ng kanyang nararamdaman sa'yo. Kumbaga nakakaramdam siya ng
kapahingahan sa'yo, okay? Kaya lang dahil meron ditong masalimuot na pangyayari, hindi niya maibalik yun, okay? Yung kapahingahan, ikaw yung kapahingahan niya, ikaw yung home niya. Kaya lang nangyayari dito dahil meron ditong nasasaktan, nasasaktan siya dito sa nararamdaman niya ngayon, okay? Dahil hindi mo ito kinakausap. Kumbaga, no, unting-unting nawawala yung liwanag na, unting-unting nawawala yung liwanag niya rito, okay? Na kung saan ikaw ito. Kasi, klaro ka eh. Meron tong lalim na nararamdaman sa'yo, okay? Meron tong mga lihim at pwede sabihin meron kang mga lihim dito, no? Kumbaga, pinagtatakpan mo yung nararamdaman mo, yung totoong mong nararamdaman para rito. Pwede binibigyan mo to ng aral o leksyon. Give me the message na pwede mensahe. So, meron ditong two of waves. So, naitangan ko rin dito, no, ikaw yung kalakasan ng tao na to, eh. Or pwede rin sabihin na once na nagsasama kayo, yung okay pa kayo, nagsasama kayo ni before, ano, ikaw yung lakas niya. Kumbaga, nakakahugot siya ng lakas. Parang nai-heal siya sa'yo, or pwede rin meron kang kakayan, or meron kang healing energy para sa tao na to. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, yung banti po na malakas siya, kahit may mga problema, basta kasama ka. Kaya lang dahil meron ditong problema, kung ano man yung naging problema nyo dito, no, nasasaktan to. Kasi hindi mo to iniimikan, hindi mo to iniibo, hindi mo to kinakausap. Ayan. So, tingnan pa natin dito kung ano pa yung mensahe. So, offer. Meron ditong offer. Gusto nito nung new beginning sa'yo. Gusto nito magsimula muli kayo. Okay, kumbaga no, hinahangaan ka ng tao nito, andun pa rin yung attraction niya sa'yo. So, healing. Yung sinabi ko kanina, no, nakakaramdam siya ng healing sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga meron tong naranasan sa kanyang pagkabata, pwedeng ikaw yung nakakaunawa, nakakaintindi sa kanya. Kasi malawak yung pangunawa mo, ikaw yung light niya dito, okay? So, nakikita ko rin dito, no, meron tong inner child issue nung kabataan, ano, na kung saan ano, nakakaramdam siya sa'yo yung parang motherhood or para kang magulang, para kang ina na nagbibigay ng advice sa kanya, okay? Hindi niya naranasan yun nung kabataan siya, pero nafeel ko dito ikaw na naparamdam sa tao na ito yung ganun, ano, yung feeling home siya, feeling bata siya sa'yo, or nararamdaman niya yung pag-aaruga mo bilang isang ina, or pwede rin yung mga ganun, feeling motherhood ka, mga gano'n, no? Ito na yung nafe-feel ko, no? Nakakaramdam siya ng kapayapaan sa'yo, limitation. Kaya lang, nakikitaan ko dito, no? Meron pong takot, okay? Sabi natin, dumating yung takot niya ngayon na nawala ka, okay? Kasi umiiwas ka, ito yung kinatatakutan niya, yung mawala ka sa buhay niya at nangyari to, okay? Ito na yung nakikita ko dito. Give me the message. So, nag-iisip to. Kumbaga, nagmumuni-muni na rin nagkakaroon ng realization. Nag-iisip-isip to. Okay, talagang nakikita ko, umiiwas. Kumbaga, binabalik niya dito yung kaliwanagan, lakas niya. Nagninilay-nilay. Mga ganun ba? Ito rin nafe-feel ko. Pwedeng may hinihiling to. Give me the message. Ano pa yung mensahe? So, nakikita ko din dito, no? May pangyayari sa inyo. Kumbaga, no, nagtitiwala na lang to sa kapalaran. May paggising dito. Pwedeng nagkaroon dito ng, kumbaga, no, si tadhana na yung kumilos kung bakit nagkagulo kayo. Pero nafe-feel ko dito, may paggising to sa tao mo, okay? Pwedeng inabuso nito yung kabaitan mo. So, nahitaan ko dito na nagising ka dito or kutob mo na to, okay? Pero ganun pa man, dahil iniiwasan mo to, nilalayuan mo to, nagkaroon to ng realization dito, okay? So ngayon, may dahilan kung bakit naganap ng mga bagay nito para ma-realize ng tao nito at para din mag-healing siya sa inner child niya. Ito na yung naita ko. Parang, yung banti po na itong tao na to, no? Meron siyang nakaraan na hindi pa nag-healing bago ka dumating sa buhay niya. Na nauunawaan mo yung sitwasyon ng tao nito at nakaramdam to ng comfort sa'yo, okay? Pero dahil may pangyayari dito, or pwede rin sabihin, meron dahilan, yung ba't ipa na merong pangyayari dito kung bakit kayo nagkagulo, so nakikita ko dito, iniwasan mo to. So itong tao nito, dumating yung point na nag-iisip na to, okay? Meron ditong travel or communication, meron ditong makikipag-usap sa'yo,
Meron dito magmimensahe sa'yo, okay? Need ng travel, pwedeng malayo kayo sa bawat isa. Yung isa dito nasa ibang bansa at yung isa naman nasa Pilipinas, okay? Need ng travel para magkaroon ng maayos na komunikasyon, okay? Ito na yung nafe-feel ko. Give me the message. Nakikitaan ko rin dito, ano? Meron ditong Pisces, Cancer, and Scorpio. So, nakikitaan ko rin dito na nagiging totoo sa nararamdaman mo. Ito rin na-feel ko. Kumbaga, ano, nag-healing ka dito. Ayan. Meron dito na autumn harvest. Pwedeng meron dito ang pag-uusap o may mangyayari ngayong autumn season, okay? Or merong naganap sa inyo nitong autumn. Ayan. May pag-harvest. Pwedeng may pag-uusap na magaganap kasi may lumabas na message. So, tingnan natin yung situation. Give me the message. Ano yung situation? Done. So, naitang ko dito, lesson learned. Kung magano pinagbuklod kayo para matuto ang bawat isa, okay? Sila yung nakita ko, may natapos na dito. Pero pwede rin sabihin, meron ditong cycle na natapos na sa connection na to. Kasi nakikitaan ko dito, nagkakaroon ito ng realization. Give me the message. Access. So, nakikitaan ko rin dito, meron dito nag-i-stock sa'yo na gamit ng dummy account, okay? Meron itong mga tinago, nililihim. Meron tinutuklas through social media, okay? Meron itong inaalam sa'yo. Pwedeng inaalam nito kung nasaan ka or pwede rin sabihin kung anong pinagkakabalan mo, kung taken ka na ba or kung may karelasyon ka na ba. Okay, ito na yung nakikita ko. Internet. So, nakikita ko rin dito nung lagi ito nakasubaybay, okay? Kumbaga, nalalaman niya lang yung information sa'yo through internet, okay? Kasi meron ditong social media. So, nakikita ka niya sa TikTok, Facebook, Instagram, okay? Ito na yung nakikita ko. Doon kanya nababalitaan, doon niya nalalaman kung ano nagaganap sa'yo. Ito na yung nakikita ko. Yun yung susi niya para ma-access ka dito. Ayan. Give me the message. Nafe-feel ko may magaganap ngayong August. Bounty Hunter. So, nakikitaan ko dito may mag-chase. Pwedeng may pag-uwi ngayong August. Need ng travel. Meron dito maghahabol. Ito lang nafe-feel ko. Kumbaga, ano, may manunuyo. So, mayroon ditong alien. So, nakikitaan ko rin dito, ano, madalas mo tong yung matipong, yung hindi inaasahan, ano, meron kang makikinig na music na nagpapaalala sa tao na to, okay? So, ginagamitan ka nito ng, parang kinakausap ka nito telepathy or sa pamagitan ng music. Music din niya, pinaparamdam yung kanyang nadarama sa'yo, okay? Through music, okay? Sa mga panaginip. Kung madalas mo din mapanaginipan tong tao na to, nagpapahiwatig ito na iniisip ka nito. Kung sa music naman, kung makikinig mo yung bawat lyrics, okay, parang naalala mo tong tao nito. Kung magano, dun siya nagpapahiwatig sa'yo, okay, para maalala mo siya dito. Ayan, tingnan pa natin, give me the message. So, journal. So, nakitaan ko rin dito, no, meron tong mga sinulat, okay, or pwede rin sabihin, meron dito diary, okay, meron tong mga, kumbaga, siya yung tipo ng tao na meron siyang mga sinusulat na nararamdaman niya. Or pwede rin ikaw to, okay? Meron ka mga sinusulat, okay? Ito rin nafe-feel ko. Or diary. Yung mga bawat sandali nagkasama kayo, okay? Or yung mga kilig moment niyo, mga ganyan. Meron ditong nakatala or sinulat, okay? Ayan, ito rin nakikita ko dito. Give me the message. Loss. So, meron ditong block, binilock, kinot off. Pwedeng binilock mo to, okay? Kaya nawala. Kaya itong tao na ito gumagamit ng dummy account para ma-access ka dito. Kasi may block. May blockage. May binilock. May kinot off. Ayan. Give me the message. Nakita kong 1441. So, Archangel Michael. So, nakikita ko dito, no? Ginagabayan ka dito. So, nafe-feel ko dito may dahilan kung bakit nangyari ito.
Okay, para matuto yung isa, para malaman yung pagkakamali niya dito, at para din malaman mo yung halaga mo. So, tingnan pa natin dito sa card na to. Ano yung mensahe? Between the lines, what look for, what hidden. So, nakikitaan ko dito, no? Meron tong mga tinat. Kumbaga, no, meron tong, yung mga meron ditong nakalihim. Na kung saan, ano, hindi pa sinisiwalat, okay? Kumbaga, yung mga hinahanap mo, ay may mga nakalihim pa, hindi pa pinararating dito, okay? May mga hindi pa dapat malaman. So, naiitangan ko dito yung iba sa inyo, mayroong makikilalang bago. Pwede niyong sabing handa ka na sa pagbabago, okay? Kasi ayaw mo na eh. Gusto mo new person dito, yung iba ha. No second chance. So, naiitangan ko dito, ayaw mo na talaga dito. Kasi masaya ka na eh. Ito lang nafe-feel ko, no? Ayaw mo na ng second chance para sa tao na to kasi masaya ka na sa buhay mo. Okay? So, nakikitaan ko dito, wala ka na, kumbaga, no, wala ka ng pake dito. Ayaw mo na siyang intindihin pa. So, handa ka na dito makipag date muli. Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Gusto may bago. Yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.